Oke. Nih. Ubut. Baik, baik. Alam ko ah. Hello. I-itch ako ng berm. Morning, mga budol. What's up? Dito tayo ngayon sa Patiis. Happy Sunday, everyone. Good news. Napaayos ko tong GoPro ko, so pwede na tayo mag-vlogging ulit. Better way to restart our vlogs with a ride in Patiis. It's been a while. So yun, nakatira lang namin ng Richard's Drop. Kala ko itcha ako sa berm eh. Buti na lang malakas ang preno. So that's out of the way. Tara, trail na tayo papaba. Woo-shoo! Enjoy. All right, eto na. Rakis ka agad. Grabe! Pag hindi mo na-control yung bike mo, swak ka sa banga! Grabe! Bike, bike! Talsik. Woohoo! Talsikan yung mata ko. Oh my! Di mo makita puwit. Ito, enduro, may kasamang padyak. Hindi naman lahat dito sa Patiis palusong. Meron din onting ahon. We are now headed to the playground. May mga jumps at berms na beginner friendly. Bukod doon, isa itong view deck. At doon madalas nagpapahinga ang mga riders. Pwedeng mag-camping, minsan meron din nagpaparagliding. Ito na yung sinasabi kong jumps at berms. If you're a newbie at gusto mong matuto or gusto mong mag-practice para mapubuti pa ang iyong skills, this is a good place to be. Low consequence lang yung mga jumps. Ako rin, ba't sila lang? Gaya ng sinabi ko, ito ay pahingahan, lugar kung saan pwede mag-relax at enjoyin ang tanawin. Kitang-kita dito ang cityscape ng Metro Manila. Napakaganda. Kahit na mataas ang chance ng smog, kamangha-mangha talaga. Lalo na siguro sa gabi, kung kailan nakasindi lahat ng mga ilaw. Masarap din magkwentuhan dito, lalo na kung may kasabay na merienda. May malapit na bahay, may sari-sari store sila. Pwede bumili ng tubig, soda, at chicheria.
Bye. Me slide. Me slide. Tanga. Nang itlog. Paano yun? Palitin na talaga yung gulong ko. Saya. Oops, little bit of speed. And then konting pajak pataas. Nasaan na kaya sila? Hindi na ako inintay. Excuse me. Andiyan po. Uy. Konting lusak. Whew. Yeah. Whew. Yes. Nang itlog isa. Ha? Palitin na yung gulong ko. Slide. Ulit. Ngayon ulit. Uy. Sorry sa mura. Pero masakit talaga pag nagde-develop na yung tinatawag na arm pump. Dahil sa tagtag and sobrang hawak sa manibela, samahan mo pa ng brake modulation, naninigas talaga ang mga muscle sa kamay. Hindi ko makaabot.
Uy, ano to? That was crash number 2. Unknowingly, malambot na pala yung front tire. It was losing air. So somewhere, na-puncture siya. Sabog na pala. Bakit? Bakit? Buti na lang. Lagi na lang pakasunod sa ito. Okay. Ay, tagan. Malambot yung gulong ko! Muna lang kayo! Kaya pala! Saan sila umakyat? Malambot na pala yung gulong ko! Mula dito, inakay ko na yung bike pababa to a safe point. Flat? Kaya pala ano? Kaya pala umiwas yung ano? Kaya ka pala may slide? Oo, may slide. Tirinay pa namin ayusin yung gulong. May dala naman akong mga bacon strips in cases something like this happens. Kaso, madami at malalaki yung butas na nasa iisang lugar. Hindi na rin kinaya, sumisingaw. So, ngayon, nagtulak na lang talaga ako hanggang exit. Well, tulak na ako. Hindi pala tulak. Akay na ako bababa. Dito na ako dadaan sa daya pero malamig, medyo mas malinis. Hindi na kaya ng gulong ko. Masyado ng malambot. Hindi na kaya ng ano, hangin na punit yung sa may bid ng gulong. Harap. Dalawang tama in one run. Ganong katindi yung highway. Pero ang sarap. Ang ganda sana ng run namin. Kaya pa naman. Well, that's it. Hanggang dito na lang yung vlog. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-comment. Pero masastig kung pipindutin niyo yung subscribe. Alright! This has been Harold Ramirez. May konting kamalasan sa dulo ng ating run. Over and out. Go out and make your own adventure. Happy!